maliit ang antidepressant na ang pagkakalit. Dali sa panamiyan na sa Pilipinas. Ang araw na sa Cebu, napapagumay sa sinatulang sa mag-isan ng napakahalaga ng aming rally. Aatend na niyong araw at papakita niyo kung ano ang mahalang na sa mga matinding sulit na rin pagsapot. Ngayong araw ang pagkalat at pagtakas ng mga kaso ng COVID-19 sa pagpaglagan at pagpaglagan. Paghihirap ng mga Pilipin, mas malubhang problema ay ang kawalan ng pag-asa. We're expecting around 25,000 participants. Ngayon, yung mga participants namin, we have PWD, representing younger audiences, staying at our, at the back of our center stage. Pero about this event, many people are saying that they're supposed to expect more people. The police are saying na kailangan merong height requirement policy kasi they're concerned with the safety of children. Pero nevertheless, dito ngayon, people from different walks of life, and even people who actually reach the height requirement. Now, this was called out by former Pomelec Commissioner, Attorney Rowena Guanzon, and even the BOPK Consul, Amado Virgil Ligutan, called this out. Na yung height requirement is an issue that affects the right of the participants' people to participate in political rallies. Pero anyhow, we're going to look forward to seeing Tito Sotto, Marco Ospeña, and of course, former Cebu City Mayor Tommy Ospeña for this event. Alam niyo, napakahalaga ng kasi mayroon 700,000 votes ito sa Cebu City lamang. At ang Cebu province ang pinakamaraming votante ng pagkakagi sa Pilipinas. 3.8 billion votes, napakalaki noon. At si Tito Sotto mismo, napakahalaga ang vote of everyone ng voto ng Cebu. Kasi siya ngayon ay pangalawa sa mga survey para sa vice presidency. At ang unang kilala niyo na si Sara Duterte, ang mayor ng Davao City. Naka-pink. Ito yung mga supporters ni Lenny Robredo at saka ni Sotto. Kita natin na pink usually ay kasama si Pangilinan. Pero this time, they are standing for Sotto and Robredo. Ayun, makikita niyo mga taong puli ni Sotto, pati mga taong naka-pink. Maraming mga pulis kami nakita papasok pa lamang dito. At habang nag-iikot kami, ang daming mga pulis as compared to other rallies we've seen. Kasi noong isang araw lamang, mayroong malaking rally rin dito sa Cebu. At na-criticize ang mga organizers dahil disorganized daw at napakaraming tao. Magpantay ng konti sa harap kung saan nakaupo ang mga senior citizens. Tinanong din natin kung bakit nasa harap kung saan mainit ang mga senior citizens. Pero parang binibigyan sila ng priority para makita ang mga kandidato ngayong araw.
maikot-ikot ngayon sa harap ang mga video ni Senate President Vicente Soto III at saka ni Senator Risa Hontiveros na inendoso rin ng mga Osmeña. Yan, paulit-ulit lang ang mga video dyan. Ngayon, ngayong oras, ano bang oras ngayon? 2:35 PM, hinihintay na lang natin magsimula itong campaign rally. Ang initial na start daw ay 2 o'clock pero mukhang yun talaga ang call time. Siguro 3 PM magsisimula ito para matapos ng maaga. Nakakausap din tayo ng mga organizers. Inaasahan nila na mas maagang matapos ito. So, wrap lang tayo ngayon. John, ano ba ang ating aasahan ngayon ang mga ito? So, we're expecting all parts of Australia, standard bearer ng Bando Australia. Thank you.